Sa ating panahon, isa sa pinakakalaban ng ating bayan ay sakit. Isa na dito ang insect-borne disease o sakit dala ng mga insekto, gaya ng langaw, apis at tinaguriang deadliest animal in the world, ang lamok. Kaya naisipan ng aming grupo na gumawa ng isang appliance na tinatawag na Zapper. Simple lang ang principle ng project na ito. Gagamitin natin ang electricity para puksain ang mga insekto na maaaring magdala ng sakit sa ating kabahayan. Ang gadget na ito ay nakaka-deter o nakakasira ng reproduction cycle ng mga insekto. So, paano nga ba ito gumagana? Para makagawa ng high voltage output, ginagamitan ito ng Cockroach-Walton multiplier circuit gamit ang capacitor sa diode. Ang aming gagamitin na outlet power rating 220 volts and 60 hertz. Ang ating outlet ay may peak voltage na 311 volts. Para mas maintindihan natin ang principles ng project na ito, ay i-explain muna namin ang mga gagamitin na electronic components. Ang capacitor ay isang uri ng electronic component na nag-charge ng electricity at nag-discharge nito sa circuit. Ito ang isa sa mga component na nagme-maintain ng voltage sa ating mga sirkuito. Ang diode naman ay isang uri ng electronic component na umaaktong one-way switch dahil pinadadali lamang nito ang kuryente sa iisang direksyon. Isa itong component na nagre-rectify o nag-filter ng mga positive at negative charges. At isa din ito sa mga nagko-convert ng alternating current para maging direct current. At ito ang itsura ng electronic components. I-charge ni diode 1 si capacitor 1 ng 311 volts at si diode 2 i-charge niya si capacitor 2 ng 311 volts. At dahil nakasiris sila, ang total ng voltage ay 622. At ngayon naman, gagawin natin ang PCB. Kaya natatakal natin sa una naming video, gagawa tayo ng PCB at ang gagamitin natin ng etching agent at ng copper cut. Base sa schematics, mamarkahan natin ang mga nais natin maiwan na copper upang di ito kain ng etching agent. Ngayon, tapusin natin siya lagyan ng component at silagyan namin siya ng wire para matest natin siya dito sa test. At isang paalala lamang na super dangerous ang high voltage kaya kailangan natin iba yung pag-iingat sa pag-test at paggawa nito. At ayun, nakita naman natin na working siya at pwede natin siya ipasa para sa final assembly. So may 6 parts na required para sa assembly ng ating voltage multiplier. Una na dito, yung body na gagawin natin gamit itong distribution board. Ngayon, gagamit tayo ng light source since attracted sa ilaw ang mga insekto. Gaya ng lamok, langaw, at iba pa. At syempre, dahil gagamit tayong LED, syempre may power rating ang LED natin. Kailangan natin ng power supply para dito. At syempre, higit sa lahat, ang ating voltage multiplier circuit. At yung mesh na magsisilbing anode at cathode o ang kanyang spark gap. Lagyan na lang siya ng switch para pwede natin siyang i-on at i-off. So may problema tayo, no? This week, in-announce yung ECQ. Hindi ako makalabas ng bahay at syempre, kailangan natin siyang matapos agad at mahirap makuha yung mga components. Para masave namin yung time namin at mahabol yung pasahan, nakahanap ako ng bumbilya. Itong LED bulb na to ay pundito na. So ang ginawa ko, inuha ko yung kanyang internals o ang kanyang voltage regulator. Since usual naman sa mga LED bulbs, ang napupundi ay ito. Ang kanyang circuit na may mga LED. Para sa body construction ng ating bug zapper, ang gagamitin ko ay ang illustration board. Alam ko, hindi ito yung isa sa mga pinaka-sturdy o matibay na materyales para gawin itong project na to. Pero,
This is the material I find easy to work with at mas dense siya kesa sa cardboard. Gagamitin ko naman pandikit sa kanya itong Creano Acrylite o ang super glue. Ngayon, ang purpose ba't ako gumagamit ng gantong pandikit kesa sa normal na white glue o school glue ay nagpapadagdag siya ng rigidity o tigas dito sa ating narambot na illustration board. In a way din, nilalaminate niya ang illustration board para maging waterproof. So ngayon, tapos na natin gawin itong casing. Pwede na natin siya pinturahan para madikit na rin natin yung mga didikit natin kuboyan sa kanya. So ngayon, para hindi natin masyado malihig yung ears dito sa spray paint, gagamit tayo ng face mask. Safety first. So, natapos na natin siya pinturahan. Ngayon naman, pwede na natin i-layout sa kanya ang ating LED strips. At dahil may kasama ng adhesive itong LED natin, hindi na siya mahirap idikit. Tanggalin mo na lang yung nasa likod. At pwede mo na siya idikit. Nadikit na natin yung LED. Sa back panel, ilalagay naman natin itong mga mesh na magsisilbing anode at cathode. Ayan! Nakabit na natin ang ating mesh. So, ang principle lang nito, ito yung mesh. Mas maliit yung nasa loob at mas malaki yung nasa labas. Since spark gap siya ng ating voltage multiplier circuit, kapag ang insekto ay napunta sa pagitan na itong mga to, kukuryente siya. Ngayon, nakabit na natin yung mesh dito sa ating frame at ang LED lights dito sa ating back panel. Mas mabuti ngayon na i-testing muna natin sila sa breadboard para malaman natin na gagana sila ng magkasabay sa iisang power source. Ngayon, kukonect na natin ito sa saksakan. 3, 2, 1. Nilaw. Good sign. But does it work? Oh, tas gumagana siya. At yan, tapos na natin siya i-test gamit ang breadboard. Ngayon naman, i-connect na natin ang ating voltage multiplier dito sa ating circuit o ating voltage regulator circuit na kinuha mula sa LED bulb. Ngayon, tapos na natin i-connect lahat ng ating mga parts. Pwede na natin isara o ikabit ang ating back panel dito sa ating mainframe.
At yan! Natapos na natin ang ating bug zapper. This concludes our video. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa mga electronics kung paano gumagana ang capacitors, ang diodes, ang switches, at kung ano pa ang mga pwede natin gawin gamit ang mga materials na ito. Ayun, muli, maraming salamat. Kami ang Group 1 at ito ang aming project.